And I think yung target na by July magsagawa ng plebisito po ay baka mangyari po. Ito po yung balita ngayon. Kaya nataranta yung Senado. Kahit gumalaw po sila, wala na rin mangyayari. Kahit sila, napilitan lang po yung Senado because of the people's initiative. Akala nila, kaya pa nilang i-stop. Igumulong na po yung train. Tuluyan ang naparanoid mga kababayan yung Senado. Ikaw niya, Mr. Maravillas, kansaw ka na naman. Sobrang natataranta na po yung Senado dahil sa mga developments ng balita sa ngayon. Nakuha na kasi mga kababayan ng mga nasa likod ng signature drive. Yung required signatures na dapat ma-collect. So ano niya yan, Mr. Maravillas, ang mangyayari? Tuloy-tuloy na po yung People's Initiative. Obligado yung Commission on Election, mga kababayan, na i-verify yung mga nakuhang signatures. At sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hahayaan niya yung proseso. Checkmate niya, Mr. Maravillas, yung Senado. Kaya na-paranoid. Yun nga po, mga kababayan. Tutulog-tulog kasi sila. O, ito ang balita ngayon sa Philippines na People's Initiative Signature Drive has crossed 12% threshold, says Salceda. Yan mga kababayan, ang sabi ng aming congressman, Joey Sarte Salceda. Nakausap ko kahapon. Sabi sa akin ni Joey Salceda, mga kababayan, ni congressman, napag-utusan lang anya. Napag-utusan daw siya, mga kababayan. Ngayon, yung Senado, nananakot na naman po. Ano niya, Mr. Maravillas, na sinasabi mong nananakot? Ito yung warning ng ng Senado. Baka anya sa 2025, hindi na matuloy ang eleksyon. Senators warn of Noel as firma claims 2.5 million signatures collected. Napraning mga kababayan talaga yung Senado. E paano niya, Mr. Maravillas, di mapraning yung Senado? Pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagsabi na hahayaan niya yung proseso. Siyempre po, that is the sovereign will of the people. Kahit po yung ating Pangulo, hindi pwede siyang i-stop. Kasi ang lahat ng powers ng ating mga, ng ating gobyerno emanates from the Filipino people. So kailangang sundin kahit ng ating Pangulo kung ano yung sovereign will ng mga mamamayang Filipino. Kasi po, di ba tayo? Tayo yung naglukluk sa poder ng ating mga opisyal. That includes the president. Isabi ng ating Pangulong Bongbong, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. says the 1987 Constitution niya was not made for a globalized world. Di ba malinaw na approve sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung charter change? At okay lang sa kanya kung if it is through Constituent Assembly or kung ito pong People's Initiative, ma-verified po yung mga signatures, hahayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang proseso. Yun ang klarado, mga senador. E paano niya, Mr. Maravillas, si Super Ate? Di ba senador siya? Pumirma po si Super Ate laban sa People's Initiative. Kanya din yun ang posisyon, mga kababayan. Siyempre, nire-respeto yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Parte ng freedom of expression and democratic process. But before ko, mga kababayan, ay bigay sa inyo yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng hindi pala, para marami yung makapanood po.
At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Pwede na po kayo magpabook dito sa amin kahit saan gusto ninyo mag-travel, kahit anong bansa po, para makamura po kayo. Okay? Pati sa mga hotels po, nagbo-booking kami online. May paymaya po kami dito sa office, sa Kapo Bayad Center. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung Innova namin. Lagi na pong matao. Ito po yung mga bagong gym equipment na set up na namin po. Isang malaking truck po siyang dumating. May treadmill na rin po kami. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Ipakita ko pala sa inyo, mga kababayan, yung launching ng Congress TV. Na-invite kami ni Mrs. po. What? Sa press con sa Kongreso. So ito po, mga kababayan, i-play ko sa inyo kasi nagtanong ako rito. Ipakita ko po sa inyo yung... Congress TV. Yan. And we have our panelists over here in front. So just kindly state your name, which organization you belong, and to whom you would like to address your question. So we're opening with the floor now for your questions. Anyone would like to go first? Ayan po ako, di ba? Nakaprintera po tayo. We have a microphone for the media, please. Can we have a microphone, please? Maliksian niya si Mr. Maravilla. Siyempre po. Pag probinsyano po, dapat yes, mabilis. Dan, yan. Dante Maravillas po, ng Legazpi City, Albay. I like to greet mo na Congressman na Saldi ko ng ako Bicol Party List. Kong, kamusta po? Mabuhay yung mga Albayanos. Ayan po. At gusto ko lang itanong po, ano ba yung magiging participation namin? Halimbawa, kami mga vloggers na mga pro government vloggers, ano ba yung aming mga magiging participation dito at maitutulong sa Congress TV po? Ako na po ang sasagot. Pinaka-importante po na para kayong maging repeater ng Congress TV. Kasi bagamat kami po ay mapapanood sa buong Pilipinas, via our digital channel at saka sa social media. Siyempre po yung mga vloggers, malaking tulong po kung isishare nyo po or gagawin nyo rin po ang content kung ano po yung laman ng Congress TV. Dahil mahalaga po na meron din pong kumbagang nagko-contextualize ng nangyayaring mga hearings at saka mga session. So sa ganong aspeto po, malaki po na may tutulong yun sa amin. So kung kayo po yung nakakapanood at medyo mahaba, pero kayo pwede nyong i-digest po sa simpler na content para ma-share nyo po sa mga followers nyo, malaki pong may tutulong ng para sa amin. At sa administration po ni Pangulong Marcos po at ng House of Representatives. Yeah. Gusto ko rin pala na i-greet si Congressman Erwin Tolfo kasi kasama ko siya sa mainstream media. Dante Maravilla, sir. Hello, sir. Opo, from the mainstream media. Of course. Laging reported din po ako ng ABS-CBN. Yes, but Eagle the Correspondent. Of course. 1995. Ma'am, fact question ko lang. Kasi kami, na mga nagko-content, ang problema mi po, pag ginagamit namin yung video, baka po kami po ma-copyright. So, sayang yung kita namin sa YouTube. I think pwede po mag-apply doon yung fair use doctrine. Then especially po, if you're going to make a commentary or gagawin nyo po ng opinion nyo yung nangyayari po sa Congress TV, pwede nyo pong
magamit yung video. And I will make sure po na wala po kaming i-strike na mga vloggers if you're going to use it. Siyempre po, kailangan po positive din po yung maging content. But I'm very positive naman po na you will handle it with care, yung aming content. Wala pong magiging problem. You can use it po. Pwede din po kami humingi ng tulong para yung mga fake news na content, ano, creators po, ma-counter natin. Kami kasi mga pro-government bloggers. Ngayon, pwede po kaming humingi ng tulong na baka pwedeng yung sa kung paano ma-multiply yung views namin, lalo pang ano, ma-boost yung aming ano, viewership, ganon. Tungkol po sa mga fake news, I think may mechanism yung mga social media sites para ma-detect sila. But if you find any content po sa social media na you deem fake news, pwede pong i-share nyo sa amin para tutulong po kami mag-report sa mga social media channels. Opo. Maraming salamat, ma'am. Thank you very much, Sir Dante Marvillas. We have a question. Yes, good afternoon po. I'm Tess. Ayos pa. Ayos na ayos niya, Mr. Marvillas. Ikaw pala niya yung unang nag-question. Siyempre po, train po ako sa mainstream media na dapat paunahan. Diba? Pag sa mainstream po, kailangan laging nasa printira, laging nauuna. Yun ang training namin po. Pumisusyon ako doon mismo sa unahan. Kitang-kita ng mga congressmen. Ganon, mga kababayan ang strategy. Ngayon, balik tayo mga kababayan sa ating topic. Nakuha na daw yung 12% requirement ng konstitusyon na signature for People's Initiative, 12% of the registered total registered voters nationwide, and 3% every district po, legislative district, sabi ni Congressman Joey Sarte Salceda. So ang mangyayari, yung Commission on Election, mga kababayan, is obliged to verify the signatures. And I think yung target na by July magsagawa ng plebisito po ay baka mangyari po. Ito po yung balita ngayon. Kaya nataranta yung Senado. Kahit gumalaw po sila, wala na rin mangyayari. Kahit sila, napilitan lang po yung Senado because of the People's Initiative. Akala nila, kaya pa nilang i-stop. Igumulong na po yung train. Yung PI train, mga kababayan, gumulong na. Hindi na may stop. Yung kagustuhan ng ating mga mamamayang Filipino, kasi nainis na po sa mga senador, lagi pong pinapatulog yung charter change. Kumo sila po ay okay-okay ang kanilang kalagayan. Yung kanilang term of office po kasi mahaba, 12 years. Kasi tatakbo sila for senator, yung term of office ay 6 years. Tapos they can seek re-election another 6 years, 12 years po sila. Whereas yung presidente po, one term lang po, 6 years. Yung mga congressmen and local officials, 3 years ng 3 years po. Every 3 years magre-re-election sila. With 3 consecutive terms. So total 9 years lang po. So maigsi para sa presidente at para sa mga local officials and congressmen. Pero yung senador po, lamang na lamang kasi sila. Pero ito pong intention for charter change, economic provisions man nga lang yung sinusulong ng ating mga congressmen. Iduda sila ng duda. Pag nangyari tuloy itong People's Initiative, baka total overhaul na po ang gawin, hindi lang economic provisions. Yun ang ikinakataranta ng mga senador. Kaya pumirma ng manifesto po. Ito yung sabi ni Congressman Joey. Yung total niyang 12% ng registered voters niya, nakuha na. Salceda added that each district has already received signatures from
at least 12% of the registered voters. Naabot na anya namin yung mandato ng tao. And once submitted to the Commission on Election, signature pages from each legislative district will have to first undergo a certification process for the poll body to ascertain the total number of signatures collected. Isabi ng ating Pangulong Bongbong, hindi niya ito kinontra. Hindi man niya pwedeng kontrahin yung will of the people. Dapat na niya dumaan siya sa proseso. Nireject nga niya po yung mga claims na may bilihan ng signature kasama doon sa nag-accuse mga kababayan, yung kapatid niya, si Super Ate, na ang sabi may mga nirelease na pera, 20 million na pinamimigay. E hindi maniwala yung ating Pangulong Bongbong sa mga ganong kwento. Di ba? Isa din ang ating Pangulong Bongbong, ito ang ating konstitusyon was not made for a globalized world. Ang ibig sabihin niya, outdated siya at kailangan nating baguhin para tumugma sa pangangailangan ng mundo. Bagong Pilipinas na po tayo eh. Tapos yung konstitusyon natin, konstitusyon ni Kurikong, si Kurikong po matagal nang wala. At hindi naging effective po yung ano, yung ating konstitusyon para i-address yung pangangailangan ng ating mga mamamayang Filipino. So yung kaisipan ng ating Pangulo, parehas ng sinasabi po natin palagi dito sa mga previous videos natin. Sabi nga natin, nothing is permanent in this world, only change. At sa kanta ni Joe Marichan na Constant Change, sabi niya, life is a constant change. Di ba? Yung mga senador po, napag-iwanan ng panahon, hindi na po gumalaw yung kanilang kaisipan. Obsolete. Di ba? Pero anya, Mr. Maravillas, di ba sinasabi mo na tinatakot ng mga senador, yung mga tao, na with this people's initiative, baka hindi magkaroon ng eleksyon? Anong hindi magkaroon ng eleksyon na nangangampanya na nga po si Inday? Nag-announce na po, natatakbo siya. So maging si Inday po, naniniwala, may eleksyon. Pero anya, Mr. Maravillas, grabe talaga pala itong mga Duterte. Lalo na si Inday. Hindi pa nga niya matapos yung... Hindi pa nga niya naayos yung trabaho niya sa... sa DepEd. Gusto nang tumakbo sa eleksyon. Napakalayo pa yung eleksyon. Nangangampanya na. Ganon, mga kababayan. Katindi. Imbis unahin yung trabaho para paglingkuran yung ating mga mamamayang Filipino, inuuna yung pamumulitika. Sige pa ang pang-away. Hindi matunawan kay Martin Romualdez. Ito, Senator sworn of no L or no election as PIRMA claims 2.5 million signatures collected. Ayan po. Ayan po yung national convenor ng PIRMA. People's Initiative for Reform, Modernization and Action, Noel Oñate. So ang nangunguna po sa walang kinalaman po yung ating speaker dito sa actual collection ng mga signatures, yung PIRMA naman po, matagal na yan na grupo. Di ba? Kaya ina-accuse po si speaker na siya yung nangunguleksyon. Paano makapanguleksyon man yun? Wala sa kanila yun, mga kababayan, na trabaho yung panguliksyon. May mga organisasyon na talagang wala pa sa pagiging Speaker of the House ni Martin Romualdez. Nandiyan na, talagang sila yung nagsusulong po. Nang mag-announce si Speaker Martin Romualdez na isusulong niya yung People's Initiative, sila na yung automatic na umaksyon. Ginawa yon, mga kababayan, kinuha nila yon na opportunity na isulong yung matagal na nila na gustong mangyari para maayos po yung ating konstitusyon. Walang kinalaman po sa grupong PIRMA yung ating speaker kasi matagal na siya. Kailan ba inorganize yung PIRMA? Di ba matagal na po?
Kaya baseless po yung mga akusasyon laban sa ating speaker. Proponents of People's Initiative seeking to amend the 1987 Constitution said they had gathered 30% or about 2.5 million of their target of over 8 million signatures. As senators warned that the petition might lead to no elections being held in 2025 and 2028. Nananakot na naman kayo. Pero anya, Mr. Marabilis, matindi pala. Sumubra pa sa 8 million na target. 30 million po, oh. Ay, 30 million. 2.5 million pala. I mean, mali. 30% pa lang pala. 8 million yung target, baga kababayan. 2.5 million pa man lang yung na-collection nila. Pero sabi ni Joey Salceda, naabot na daw. Sumubra pa nga. Naabot na yung threshold na 12%. So sabi niya, sabi ng pirma po, based on what's happening now, it seems we will achieve the 12% and might even exceed. On the average, we are collecting 15% per district, anya, sabi ni Oñate. Yung ating constitution requires initiatives to amend the charter be supported by 12% man lang ng total registered voters nationwide or 3% yung kailangan sa bawat legislative district. So sa pagtatantya, mga kababayan, ng pirma, grupong pirma, malalampasan pa nila. Baka sumubra pa. Pero sabi ni Joey Salceda, nakuha na daw. Na nag-gather na lahat. Magkaiba kasi po yung statement ni Joey sa statement ng pirma. Kay Joey, nakuha na yung threshold. Sa pirma, 30% pa man lang. Baka yung pirma po hindi updated sa mga nangyayari on the ground. Si Joey Salceda, updated po ng mga nangyayari sa on the ground, mga kababayan. Kasi siguro nagre-report sa kanya direkta yung mga iba-ibang grupo na tumutulong sa pag-koleksyon, mga kababayan, nito ng pirma ng mga mamamayang Pilipino for the PI. So sabi ng mga senador, baka nga anya hindi na magka-eleksyon. Sumubra yung aka-akaan niya, Mr. Marabilis, ng mga senador dahil sa pagka-paranoid. Ayun nga po, mga kababayan. Sabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, those behind anya the signature drive had been promising mayors and other local elected officials that their terms would be extended in exchange for their support. Ano naman? Dapat din naman talagang extend yung term in case magtagumpay yung PI. Bakit po? Sige na lang yung election po natin dito. Every 3 years, may election po para sa local positions. Buti kayong mga senador, 6 years yung term. Unfair kayo. Dapat kung 6 years, lahat 6 years, local and national, para amanos. Very unfair. Kaya nangyayari po, katatapos pa lang yung election, nangangampanya na naman. Pero ano, Mr. Marabilis, si Inday nga, 6 years yung term niya. Nangangampanya na ngayon. Nag-announce na. You see, lalo na yung local officials po, Vice President na yon. Sabi ni Villanueva, mayors and even some governors niya admitted that to some of my colleagues na prinomisahan daw. Niya ano man. Pero yung pirma po hindi nagpapatinag. There was no stopping anya the campaign with momentum on their side. We will file the initiative petition as soon as we reach the minimum threshold that the law requires, sabi po ni pirma legal counsel Evaristo Gana. Once anya, the COMELEC formally receives the initiative petition and finds it sufficient in form and substance, yung signatures will be verified by its local offices. If the petition is filed in April, the process in the COMELEC, from the determination of sufficiency in form and substance to the verification of signatures, may be finished in 5 months, sabi po ni COMELEC Commissioner Garcia, COMELEC Chairman pala. Senator Angara said the Senate led Chacha effort through the filing of resolution both houses, number 6.
would have to be sidelined as the People Initiative proponents had refused to stop their activities. It's clear, Anya, that the People's Initiative is not the genuine People's Initiative, sabi po ni Angara, who was tasked to lead the Senate deliberation on the resolution na pinirmahan sinumite ng both houses of Congress. Di ano, Anya, masasabi mo, Mr. Maravilla, sa sinabi ni Angara na hindi siya genuine will, genuine People's Initiative. Kanyang pananaw yun. Nire-respeto natin. Pero sa atin mga kababayan, baka yung sa kanila ang hindi genuine will, People's Initiative. Kasi sila mga senador. Ito mismo ng mga tao. Kaya People's Initiative siya eh. Di ba? Mismo yung mga tao, yung nag-initiate, mga organizations, groups, para isulong po yung People's Initiative. Paano hindi genuine People's Initiative? Di ba, mga kababayan? Mismong mga mamamayang Filipino po yung gumagalaw. Ayun man lang po, mga kababayan. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.